Sinigaw daw sa isang empleyado sa NAIA ang whistleblower na si Sandra Kam na singilin daw siya nito para sa pananatili sa VIP lounge sa Terminal 4. Inamin ni Kam ang insidente pero sa tingin niya paninira lang daw ito sa kanya. Ang mainit na balita hatin ni Dano Tingkungko. Usap-usapan ng whistleblower na si Sandra Kam matapos ilathala ng isang pahayagan ang umano'y paghingi niya ng VIP treatment sa NAIA Terminal 4. Tumangging humarap sa kamera ang empleyado ng NAIA na pinagmumura umano ni Kam. Pero base sa report na inihain niya, biglang pumasok sa VIP room ng NAIA Terminal 4 si Sandra Kam kasamang isang airport police. Magalang daw na tinanong ng NAIA staff si Kam kung maaari bang makita ang government ID nito. Pero ang inabot daw ni Kam ay isang credit card. Dahil walang naipakitang government ID si Kam, pinagbayad siya ng 1,120 pesos. Dito na nagalit si Kam at sinabi raw na ia-appoint daw siya ng Pangulo bilang cabinet secretary. Kwento naman ni Kam, isang airport police ang nagsama sa kanya sa airport lounge. He approached me kasi nakilala niya ako. Sabi niya, ma'am, bakit wala kang kasama? Sabi ko, hindi ko kasi hindi na pwedeng pumasok yung security ko. Ang ano ko sa security, kinakabahan man ako dito, baka ako'y masaksak dito nang wala sa lugar. Sabi niya, ma'am, doon na lang tayo sa VIP lounge. Pagpasok daw niya sa lounge, hiningan siya ng government ID ng isang empleyado na anyay, bata at arugante. Wala siyang government ID kaya ATM card ang ibinigay niya, sabay sabing i-Google na lang daw ang pangalan niya. Nag-init daw ang ulo ni Kam nang lapitan siya ng empleyado habang may kausap siya sa telepono na kasama raw sa Duterte government. Pinagbabayad daw siya ng 1,200 pesos para sa paggamit ng lounge. What? Sabi ko? That's a rip-off. This is not even a VIP lounge talaga. You don't even offer a coffee or a water and then you're asking me to pay 1,200. Humarap din daw kay Kam ang isang manager na nagsabing mga government employee na may reservation ang pwedeng makagamit ng lounge. So I told them bluntly, if you're asking me for a government ID, please wait until my ban for 1 year because I have an election ban for 1 year to give you a government ID. I didn't say that I will be a cabinet secretary or whatsoever because I'm not even applying for one. Pero sinabi ni Kam na pinangakuan siya ni Pangulong Duterte ng posisyon, bagamat ayaw pa niyang sabihin kung ano ito. He told me that your ban is almost malapit na, Sandra. Be prepared. Inamin ni Kam na nagtaas siya ng boses pero hindi raw niya maalala kung nagmura siya. Pagtataka niya, Pebrero pa ito nangyari pero bakit ngayon lang inuungkat? This is a grand plan for the Liberal Party to destroy all those that are close to the Duterte administration. Sa isang tweet, sinabi naman ni Ifugao Representative Teddy Bagilat na miyembro ng Liberal Party na gasgas na ang palusot na dilaw ang nasa likod ng mga paninira sa malalapit sa administrasyon. Alam na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa insidente pero hindi na raw siya makikialam. Sabi ng Pangulo, nakatulong si Kam sa eleksyon. Pero bibigyan nga ba niya ng posisyon si Kam? If you would ask for reward, I'll give you reward. And it's not erased just because he was shouting there. That's your business. Do we know the position already that we're... wala pa. Patay pa tayo ng kabinete bago kompleto na yan. Dano Tingkungko, GMA News.